bahagi sa banal na kasulatan na kahit saan magpunta ang Panginoon Jesucristo, basta't nabalitaan na siya ay nandoon, ay maraming nagsusunuran sa kanya at mga nag-aantay sa kanya. Bakit kaya? Bakit kaya na pagka nabalitaan na si Kristo ay pupunta sa isang lugar, bakit kaya maraming sumusunod sa kanya, maraming nag-aantay sa kanya? Ano ba ginagawa ni Kristo? Siya ay, bukod sa nangangaral, eh mas madalas nagpapagaling ng may sakit. Ano? At maraming mga ginagawang mga miracles na kung saan ay naka-attract ng atensyon ng maraming mga tao. Kanya, yung kanyang popularidad ay kumalat na sa buong Judea, ano? Particularly sa buong Jerusalem at saka sa mga karatig na bayan. Ito ay ang sabi rito ay a certain village of the Samaritans. Bakit? Sapagkat yung mga unang talata ay ang Panginoon Jesucristo ay nagpakita sa kanila o nagturo sa kanila ng parable about the good Samaritan. Ano pa? So, ang sabi rito, welcome him at saka yung kanyang mga kasama sa kanyang tahanan. Now, sa panahon natin ngayon, makikita natin na maging ito ay pwede nating gawin sa ating kapanahunan ngayon. Na ang ating tahanan ay gawin nating bukas para sa Panginoon sa mga ginagamit niya para mangaral at magturo ng kanyang salita. Kung tayo po bilang mga Pilipino ay nakilala sa ating hospitality, hindi ba't marapat lamang na makilala din tayo na mga mananampalataya na ang ating tahanan ay bukas para sa gawain ng Panginoon. Na dito makikita natin ay ang gawain ng pagpapahayag at pangangaral ng salita ng Diyos. Ano po? Lalong-lalo na sa bahay natin, ano? Dumungaw ka lang sa bintana, may kapitbahay ka na, ano? Pwede nating itakda ang panahon at pagkatapos ating imbitahan ang pinakamalapit na kapitbahay natin at kakilala natin. Tingnan nyo ang nangyari. Sabi roon, si Martha pinatuloy ang Panginoon Jesucristo at ang kanyang mga kasama sa kanilang tahanan. Verse 39, and she, Martha, had a sister called Mary. So, anong pangalan ng kapatid ni Martha? Mary. Ang sabi rito, nung pumasok ang Panginoon Jesucristo sa kanilang tahanan, itong kapatid na ito ni Martha, ang sabi ng Bible, ay naupo sa paanan ng Panginoong Jesucristo at siya ay nakinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kanya nga po makita natin na kapag binuksan natin ang ating tahanan sa Panginoon at sa pangaral, ay maririnig natin ang plano ng Panginoon. Hindi lamang para sa ating mga sarili, para sa ating pamilya, kundi para sa mga tao na makakabilang sa ating pagtitipon. Itong particular na incidenting ito, ay ang sabi ng Bible, ay marami tayong makikita na matututunan natin sa ginawa ng dalawang magkapatid na ito. Magkaiba kasi sila ng ginawa. Ano? So, maganda yung ginawa ni Martha, siya ay hospitable, pinapasok niya ang Panginoong Jesucristo, siguro para makapagpahinga. Dahil galing sa malayong lugar. Diba? Marami namang dahilan kung bakit pinapasok ni Martha ang Panginoon sa kanyang tahanan. Ano? So, marahil galing sa mahabang paglalakbay, ebidente na kinakailangan magpahinga ng Panginoon Jesucristo at ng kanyang mga kasama. At nung pumasok ang Panginoon Jesucristo, naging pagpapala siya sa tahanan ng magkapatid na ito, ni Martha at saka ni Mary. Bakit? Nagsimula na siya ay mangaral. Mga kaibigan ko at mga kapatid, sa tuwing ipinapangaral ang salita ng Diyos, blessing po yan. Bakit po?
Sapagkat pag ang Bible binabasa natin, ang Bible ay salita ng Diyos. Kung yan ay salita ng Diyos, sa tuwing binabasa natin, sino ang nangungusap sa atin? Ang Panginoong Jesucristo. Kanya nga, makikita natin na kapag binabasa natin ang Bible, ito ang kapahayagan ng Panginoon kung sino siya at ano ang layunin niya para sa atin. Hindi ba't kung ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, meron siyang layunin kung bakit niya nilikha ang isang bagay. Kanina, pinag-aralan natin yung family roles. Ano? Nung nilikha ng Diyos si Adan bilang unang tao, nakita natin ang layunin. Bakit hindi sabay na ginawa ng Panginoon si Adam at saka si Eve? Dahil nakita natin na talagang ang disenyo ng Panginoon sa pagsasama ng mag-asawa at sa pamilya ay talagang ang tatay ang dapat maging tagapanguna. So makita natin, may plano ang Panginoon. Kung ang Diyos na lumikha sa atin ay mayroong plano sa atin, hindi ba't natural lamang na dapat meron tayong pagbatayan kung ano yung plano ng Panginoon sa atin? Kasi kung wala tayong pagbabatayan, paano natin malalaman? Paano natin malalaman? Narito ang salita ng Diyos. Ano po? Kanya sa tuwing ang salita ng Diyos ay naipapangaral at ating narinig, narinig natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So, anong ginawa ni Mary? Sabi ng Bible, simula nang pumasok ang Panginoong Jesucristo, umupo na si Maria sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Ano? At siya'y nakinig sa pangangaral. Samantalang itong si Martha, sabi ng Bible sa verse 40, ay ito, "But Martha was cumbered about much serving." Sapagkat ikaw yung host, ano? Ikaw yung may-ari ng bahay, ikaw ang nagpatuloy. So, siguradong responsibilidad mo na asikasuhin ang iyong mga bisita. At yun ang ginawa ni Martha. Walang mali doon. Sapagkat sabi ng Bible, Martha was cumbered about much serving. Sabi ko kanina, marahil galing sa malayong paglalakbay, hindi lang kapanghingahan pisikal. Kung hindi, maaring may ang Panginoong Jesucristo ay nauhaw, ano, sa malayong paglalakbay, o siya at ang kanyang mga kasama ay nagutom. Nakita ni Martha 'yon. Kanya sabi ng Bible, 'yun ang inasikaso ni Martha, na talagang naging abala siya sa paghahanda ng kung anuman ang maiaahin sa kanyang bisita sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga kasama. Kanya lang. Oh, ito, yung kanya lang na yun, medyo malalim-lalim yun. Ano? Sabi rito, was cumbered about much serving and came to Him. Sino yung Him doon? Ang Panginoong Jesucristo. And came to Jesus Christ and said, ito yung sinabi niya nung lumapit siya sa Panginoong Jesucristo, "Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone?" Panginoon, hindi mo ba napapansin na simula nung dumating ka dito, si Mary umupo na lang at nakinig sa iyo, at ako pinabayaan ang nag-iisa sa lahat ng mga gawain, hindi mo ba napansin yon? Kanya, anong pangalawang request niya? Sabi niya, "Bid her therefore that she help me." Panginoon, hindi mo ba napapansin na ang dami ninyo, eh 12 yung kasama, 12 alagad. Kasama ang Panginoong Jesucristo, 13. Okay? So yung maganda ka lang ng minindal sa 13 tao, aba, hindi na biro yun. Ano? Eh kung meron pang ibang kasama. So makita natin, sabi ni Martha, "Lord, pinabayaan na ako ni Maria at hindi niya na ako tinulungan." Ano ang request niya sa Panginoon? Sabi niya, "Panginoon, patayuin mo siya at patulungin mo
sa akin. Masama bang humingi ng tulong? Lalo na kapag kami mga gawain na talagang alam mo na marahil kaya mo, kanya lang mahirap pag nag-iisa ka. Kasi anumang gawain, dumadali at gumagaan pagka meron tayong katulong. Ano? O hindi katulong. Ano yung sabi ko kanina na ginamit ko na Tagalog na salita doon sa helpmeet? Katuwang. Ayun, katuwang. Hindi katulong. Kasi pagkakatulong, parang pangit ng ano, pangit ng salita. Alright, verse 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha. Alam mo, pagka ganyan ng Panginoon, isang tao, dalawang beses binanggit ang kanyang pangalan. Alam niyo mga kapatid, terms of endearment yun. Kumbaga, parang pagsasalita ng merong pagkahabag, may pag-ibig na meron siyang gustong ipaunawa. Ano? Sapagkat iba yung atensyon ni Martha. Ano? Kanya nung mga panahon na yon, ay dalawang beses na binanggit ng Panginoon ang kanyang pangalan, Martha, Martha. Para sinasabi, Martha, Martha, gusto kong maunawaan mo ang bagay na ito. Kasi hindi naman binabaliwala ng Panginoon yung ginagawa ni Martha. Ano? Alam naman ng Panginoon na kailangan nila yun eh. Kasi kung walang maghahanda ng mininda, lahat sila gugutumin. Ano? Lahat sila mauuhaw. Ano? Pero sabi ng Panginoon ay ito, Thou art careful. Ikaw ay abala. Ikaw ay balisa. Careful and troubled about many things. Hindi ba't na yan ay common sa halos lahat sa atin na tayo ay napakaraming pinagkakaabalahan. Pinagkakaabalahan natin na para bang hindi alam ng Panginoon ang nangyayari sa ating buhay. Tingnan po ninyo sa Philippians chapter 4 and verse 6. Philippians chapter 4 and verse 6. Ang sabi ng Bible, be careful for nothing. Ano sabi ng Panginoon kay Martha? Martha, thou art what? Careful. Not only careful, but what? Troubled. Nababalisa about how many? Many things. Tingnan nyo ang sabi sa Philippians chapter 4 and verse 6. Be careful for nothing. Si Martha ay nagsumpungan na napakaraming alalahanin. Napakaraming mga bagay na nag-o-occupy ng kanyang isipan. Nasabi ng Bible, be careful for nothing, but in everything by what? Prayer and supplication with what? Thanksgiving, let your request be made known unto God. Ano ba sa palagay niyo ang ginawa ni Martha? Meron siyang request. Ano yung request niya sa Panginoon? Panginoon, bakit hindi mo patulungin si Mary sa akin? Ano? So, marami tayong inihihingi ng tulong sa Panginoon. Pero yung bang lahat ng inilalapit natin sa Panginoon ay talagang totoong concern natin? Pero sabi ng Bible, be careful for nothing, but in everything, sa lahat ng bagay na pumapasok sa ating isipan, na pwede nating alalahanin, sabi ng Bible, sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng ano? Pananalangin. Kanya yung paglapit niya sa Panginoon at nire-request niya si Mary na tumulong sa kanya is in a way a form of prayer. And God does really want that for us to do. Na tayo sa lahat ng pagkakataon lumapit sa Panginoon. By what?
by prayer and supplication with what? Pagpapasalamat. Ano po? When was the last time na na-appreciate natin ang Panginoon sa kanyang ginawa? Minsan kasi na-appreciate natin ang Panginoon kapag ka malalaking bagay lang. Pero kapag ka yung mga seemingly mga maliliit na bagay, nakakaligtaan natin ang Panginoon. Kaninang umaga, ginising tayo ng Panginoon. Kanya nga, meron tayong nababasa, di ba? Kung kayo ay merong Facebook, ang unang blessing na tinanggap ko ngayong araw ay nang magbukas ang aking mata. Bakit? Kasi yung gumising ka lang, blessing na yun eh. Yung iba hindi na nagising eh. Ano? Alam niyo mga kapatid, ngayon meron akong mga kaibigang mga pastor, ano? Yung isa sa Nueva Ecija, yung isa sa Bulacan. Yung isa sa Nueva Ecija, birthday niya kahapon, pero alam niyo mga kapatid, ewan ko kung nasa ospital ba 'yon, pero siya ay may cancer sa bone, ano? At siya ay hindi na conscious. Birthday niya kahapon, inaawitan siya ng birthday song ng kanyang mga anak, ng kanyang mga pamilya at ng ibang mga kaibigan. Pero hindi niya na namamalayan. Ano? Kaya sabi ko doon sa pastor na nagbalita sa akin, bone cancer, siguro he is in pain. Sabi nila, marahil, pero kapatid, sabi sa akin nung nagbalita, ano na siya eh? Unconscious na eh. Kanya ang pakiusap nung anak, Dad, birthday mo ngayon, bangon na. Ano? Isang pastor naman, itong week din na ito, ay ibinalita sa akin ng aking kaibigan din, ano? Na inatake naman sa puso. Ano? At hindi ko pa alam ang kalalagayan ngayon. Ano po? So, kaibigang matalik na pastor yon. Now, si Nanay Elena, doon sa kapitbahay ninyo, sino yung parang inatake sa puso nung nakaraan? Oo, doon sa Sampirohan. Kasi, yun pala ay merong ano, merong hypertension. Ang hypertension yung ano, yung irregular blood pressure na tumataas. So meron siyang ano, meron siyang blood pressure maintenance regulator, ano? Nakaligtaan. Nung makaligtaan yung kanyang ano, yung kanyang blood pressure suppressant ay ayun, inatake. Ano? Kanya medyo, hindi naman masyadong malalayo naging epekto, pero may konting hirap para magsalita. Ano? Kasi ganito yan eh. Imagine ninyo merong hose. Yung hose ng tubig. Okay? Pagka binaluktot mo yung hose, di ba, walang dadaloy na tubig. So imagine ninyo yung hose ay ugat na pinagdadaluyan ng dugo to the brain, ano? So yun ang nire-regulate na wag masyadong mataas yung blood pressure. Kanya yung gamot parang ang ano noon, ang epekto noon, parang binaluktot mo yung ano, yung hose para alalay lang yung daloy ng tubig. Kasi pag binaluktot mo yung hose, hindi naman, kung gusto mo may dumaloy, di ba, kontrolado lang. Alright. So, ito yon. Pagka nakalimutan mo yung pag-inom ng blood pressure suppressant, parang binaluktot mo yung hose, matagal na hindi dumaloy yung dugo, pagkatapos, bigla mong naituwid. Kanya mangyayari, ang daloy ng dugo, bigla. Kanya yun ang nagiging dahilan para magkaroon ng heart attack. Ano po? So, kanya kung kayo ay mayroong mga iniinom na ano, na para makontrol ang inyong blood pressure, ay, naku po, nakikiusap ako sa inyo,
huwag niyong kakalimutan na i-take yan. Kung yan ay twice or three times a day, huwag niyong papaktawan. Ano po? Sapagkat yung absent niyo o yung hindi niyo pag-inom nang minsan ay baka pwedeng panggalingan ng adverse situation. Ano po? Kanya, with thanksgiving, pasalamat tayo. Maraming mga naa-aksidente. Maraming hindi na naabutan ng bagong araw ngayon. Marami hindi nakakain, pero tayo nakakain. Mamaya pagkatapos, meron pa tayo. Ano? So, thanksgiving. Huwag nating kakalimutan na tayo ay parating magpasalamat sa Panginoon. Amen? Ang buhay natin, anuman ang ating kalalagayan, kung ikaw ay mananampalataya, yan ay regalo ng Panginoon sa atin. Pasalamatan natin siya. Kung ngayon, yung pag-aaral natin, naiintindihan mo ang salita ng Diyos, aba, pasalamat ka. Sapagkat kahit na Tagalog ang pag-uusap natin, kung hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pag-unawa, hindi mo maintindihan ito. Ano? Lalong-lalo na kung ito ay naisa sa katuparan mo pa. Sapagkat kung wala ang tulong ng Panginoon, hindi rin natin magagampanan ang anumang bagay. Ano sabi sa verse 7? And the peace of God. The peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Pag nananalangin daw tayo ng merong pasasalamat at naidudulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating kahilingan, ano ang magiging epekto niyan? Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos. Kasi ngayon, pasan-pasan mo marahil yung alalahanin. Ibinigay mo na sa Panginoon. Meron ka pa bandala? Wala na. Kanya nga, 1 Peter chapter 5 and verse 7, ano sabi sa 1 Peter chapter 5 and verse 7? Sabi ng Panginoon, 1 Peter chapter 5 and verse 7, casting how many? All your care upon Jesus, upon God, for He careth for you. Sabi ni ng Panginoon kay Martha, thou art careful about many things. Sabi ni Apostle Paul, be not careful about everything. Ngayon, ang sabi rito sa 1 Peter chapter 5 and verse 7, casting all your care upon Him. Hindi mawawalan ng problema ang sino man sa atin. Hindi mawawalan ng alalahanin, bigatin o pasanin ang sino man sa atin. Pero kapag merong mga ganyang bagay, anong sabi ng Bible? Iyong ilagak sa Panginoon. Kumbaga, mag-imagine ka na merong basket o supot doon sa may kisame. Ano? Ito ang kabigatan mo. So, imbis na pasanin mo, sabi ng Bible, ipasa mo kay Kristo. Imaginin mo yung basket o supot doon sa pinakamataas na bahagi ng building. Kapag nailagay mo doon, nasa iyo pa ba? Wala na sa iyo. Kanya ang nagpapasa na noon ay ang Panginoong Hesukristo. Bakit kinakailangan nating ipasa kay Kristo? Sapagkat ang sabi ng Bible, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Mahal tayo ng Panginoon. In fact, ang pinakamahalaga na pangangailangan natin ay hindi pa natin hinihingi, ibinigay na sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ng Diyos sa atin. Tingnan nyo, Romans chapter 8. Romans chapter 8. Ano sabi ng Bible? Romans chapter 8 verse 32. Romans chapter 8 and verse 32. Sabi ng Bible, He that spared not His Son, but delivered Him up for
For whom? For us all. Si Kristo namatay para sa lahat. Namatay siya para sa lahat ng makasalanan. Kanya nga kinakailangan na kilalanin siya ng lahat ng taong makasalanan na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas. Paanong ibinigay ng Panginoon ang katugunan sa ating kasalanan? He did not spare His Son. Ano kaya kung ipinagkait ng Panginoon ang Panginoon si Kristo sa atin? May kaligtasan kaya tayo? Kung hindi niya pinahintulutan na mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, may kaligtasan kaya tayo? Kanya, wala. Ang sabi ng Bible, hindi niya ipinagkait sa atin. Sino? Si Kristo ang pinakamahalaga na tumugon sa ating pangailangan. Ano ba ang pinakamahalaga sa pangailangan ng tao? Kaligtasan. Sapagkat lahat tayo ay makasalanan. At kung tayo ay mananatili sa ating kasalanan, saan pa tayo pupunta pag tayo namatay? Sa impyerno. Ano? Gusto mo bang pumunta sa impyerno? O ba ayaw natin? Ano? Kanya nga, ibinigay ng Diyos ang pinakamahalagang pangangailangan natin, ang pangailangan natin ng tagapagligtas. Kung ibinigay ng Diyos ang Panginoong Jesucristo sa atin para tayo maligtas, tingnan niyo yung tanong, how shall He not with Him also freely give us how many things? All things. Mga kapatid, ibinigay na ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. At kung ikaw ay ligtas na, isang mananampalataya, sabi ng Bible, kung ibinigay nga ng Diyos sa iyo ang Kanyang bugtong na anak, eh ano pa kaya yung pangailangan mong pagkain sa araw-araw? Ano pa kaya yung pangailangan mong damit sa araw-araw? Anong pangailangan pa ang hindi ibibigay ng Panginoon? May hahalaga pa ba sa Panginoong Kristo, sa Panginoong Kristo kaysa sa mga bagay material? Wala na po. Kanya, panghawakan natin ang salitang yan. Nasabi ng Bible, casting all your cares upon Him. For why? For He careth for us. Okay, tuloy natin sa Philippians chapter 4. Look at verse 8. Philippians chapter 4 and verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true. Ano daw yung totoo? Alam nyo, ang tao pwedeng magsinungaling, pero ang Diyos hindi. So everything, whatsoever things are true, whatsoever things are what? Honest. Whatsoever things are just. Whatsoever things are pure. Whatsoever things are lovely. Whatsoever things are of good report. Tingnan niyo yung sabi ng Bible. If there be any virtue, if there be any praise, o pakiguhitan niyo sa inyong Bible, think on these things. Saan ba nanggagaling ang mga alalahanin sa ating isip at sa ating puso? Kundi doon sa mga bagay na inilalagay natin sa ating isip at puso. Now, ano daw ang dapat nating ilagay sa ating puso at isipan? Whatsoever things are pure, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, yun daw ang isipin natin. Hello? Huwag tayo mag-isip ng mga bagay na hindi maganda. May kasabihan na what comes in, comes out. Pag ang pumapasok maganda, ang papasok maganda rin. Pero kung ang papasok ay pangit, mga katatakutan, mga bagay na hindi maganda, yun din ang magiging bukang bibig natin. Kanya nga, nakita natin na si Martha ay napakaraming alalahanin. Hindi kagaya ni Mary
na si Mary ang pinakamahalaga sa kanya. Nung mga oras na yon na nandoon sa tahanan nila ang Panginoon Jesucristo ay ang ano? Hindi ang mga bagay na gaya ng ipinag-aalala ni Martha, kundi yung mga bagay na kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Ano ba ang nais ng Panginoon na makita natin? Ano po? So ano sabi sa verse 42? One thing is needful. Martha, thou art careful about many things. Marami kang iniisip na mga bagay na hindi naman masama, pero hindi nakakatulong. Tingnan nyo, pumasok sa isipan ko, Matthew chapter 6. Lahat ito mga turo ng Panginoon Jesucristo to. Matthew chapter 6. Ano sabi ng Bible? Verse 24. Sulat nyo ha, yung mga talatang ibinabanggit ko, tapos pagkatapos pag-aralan ninyo pagdating sa inyong bahay. Ano sabi ng Bible? No man can serve two masters. Wala daw sino mang tao ang pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi dito, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold on to the one and despise the other. Hindi pwedeng maglingkod ang sino man sa dalawang Panginoon. Kasi ang mangyayari, mamimili siya sa dalawa. Yung isa pwede niyang mahalin, yung isa pwede niyang hindi ibigin. Ano kanya sabi ng Bible? You cannot serve God and mammon. Yung mammon dyan, hindi po tinapay. Ano? Yung mammon dyan ay kayamanan o mga material na bagay. Si Martha, marahil marami siyang alalahanin. Ano po? Na hindi naman masama, pero hindi nakakatulong sa kanya noong mga panahon na yon. Ano? Sapagkat ang sabi ng Bible, mamimili ka sino ang magiging Panginoon mo, ang Diyos o ang mga bagay ng sanlibutan. Masama bang maglingkod sa Panginoon tsaka sa kanya mga kasama? Hindi. Pero noong mga panahon na yon, mas may mahalagang dapat piliin si Martha na hindi niya nagawa. At si Mary, nagawa yung bagay na yon. Alright? Tingnan niyo sa verse 25. Ano sabi ng Bible? Therefore, I say unto you. Pag sinabing the word therefore, conclusion na yan. Ano? Kanya nga pinagtitibay na ng Panginoon, kanya nga, yun ang ibig sabihin, therefore, kanya nga sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mag-isip patungkol sa inyong buhay. Di ba't yan ang pinag-uusapan natin? Martha was careful and troubled about many things. Sabi ni Apostle Paul, be careful for nothing. Huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Ano sabi ni Peter? Casting all your care. Alalahanin. Sabi ng Panginoon, take no thought. Huwag kang mag-alala para sa iyong buhay. Ano ba yung mga inaalala natin patungkol sa ating buhay? What you shall eat? Anong aking kakainin? What you shall drink? Anong aking iinumin? Nor yet for your body, what you shall put on? Maging kung titignan mong iyong katawan, ano ang iyong idadamit? So sabi ng Bible, yung mga bagay na yan, lahat naman legitimate concern. Eh siyempre, nagugutom tayo. Alam mo, hindi tayo mag-isip kung anong kakainin natin mamayang gabi. Sa hapunan, ano? In fact, tayong mga tao, kakakain pa lang ng tanghalian, ang tanong na, anong ulam natin mamayang gabi? Ano? Kasi, legitimate na concern yun eh, ano? So, ang sabi dyan, ang tanong ng Panginoon, what is not the life more than meat and body than raiment? Tanong ng Panginoon, alin ba ang mas mahalaga, buhay o yung pangangailangan para mabuhay? Ano sagot?
O, tingnan niya. Bigyan kita, ito yung patay. Kung ang sinasabi natin, ang pagkain ay makabubuhay sa atin, eh pag yung patay ba, pinigyan mo ng pagkain, mabubuhay pa? Hindi na. Alright? Kanya ang tanong, ano ang mahalaga? Buhay o pagkain? Buhay. Kanya ang tanong ng Panginoon, alin ang mas mahalaga? Yung buhay o yung pangangailangan para mabuhay? Kanya nga ang sabi kanina, kung tayo ngayon binuhay ng Panginoon, hindi tayo binuhay ng Diyos para patayin. Binuhay niya tayo dahil ipagkakaloob niya sa atin lahat ng pangangailangan natin. Paano niya pinatunayan yan? Ito ang kanyang turo. Behold the fowls of the air. Ano yung fowls of the air? Mga ibon. For they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Ano yung unang halimbawang ginamit ng Panginoon? Yung mga ibon. Sabi ng Panginoon, tingnan nyo yung mga ibon. Nakakita ba kayo ng ibon na nagtanim at pagkatapos nag-ani? Meron bang ganon? Wala. Ano? At wala ding nakita kayo na ibon na nag-alala kung saan siya kukuha ng kanyang tutukain mamaya. Pero sabi ng Bible, alin ang mas mahalaga? Ibon o kayo? Saan, paano ba nilikha ng Diyos ang tao kanina sa ating pag-aaral? And He created man after His own image. So makita natin, sino ang mas mahalaga? Ibon o tayo? Kung yung ibon na hindi nagtatanim, hindi umaani, pinapakain ng Panginoon, eh lalo na tayo. So yun ang assurance ng Panginoon. Look at verse 27. Ito tanong ha. O ano sabi diyan? Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? Meron ba sa atin na sa ating lubhang pag-aalala eh nakinabang tayo? Yung tayo ay tumangkad. Sabi ng Bible, add one cubit. Maliit lang yun eh. One cubit unto his stature. Meron bang tao na sa sobrang pag-aalala, halimbawa, tinignan mo yung bigasan mo, walang laman, at nag-alala ka ng labis sapagkat wala ng laman, ano ang kakainin mo mamaya? Sa pag-aalala mo ba, nalagyan ng bigas yung balabigasan mo? Hindi. Kaya sabi ng Bible, yung pag-iisip natin ng lubha, eh minsan, sa kadalasan, hindi nakakatulong sa atin. Parang rocking chair daw. Ano? Yung rocking chair, eh, kumikilos ka, pero hindi ka naman nakakalayo, nandoon ka pa rin. Ano? Rocking chair keeps us busy, but it gets us nowhere. Ano pa sabi sa verse 28? And why take ye thought for raiment? Una, bakit ka mag-iisip patungkol sa iyong pagkain at inumin? Ngayon naman, bakit ka mag-iisip patungkol sa iyong isusuot o idadamit? Consider the lilies of the field. How they grow, they toil not, neither do they spin. Yet I say unto you that even who? Solomon. Sino si Solomon? Pinakamayamang tao. Pag pinakamayaman, kaya niyang bilhin lahat ng pagkain, kaya niyang bilhin lahat ng kailangan niya, kaya niyang bilhin lahat ng kanyang gustong isuot. Pero ang sabi ng Bible, yet even Solomon in all his glory, sa lahat ng kanyang kayamanan, katanghalan, sabi ng Bible, was not arrayed like one of this. Si Solomon daw, pinakamayamang tao sa buong mundo, pero sabi ng Bible, hindi nagkaroon ng damit na kasing rangya ng idinamit ng Panginoon. Saan? Sa mga damo. Na ngayon sa riwa, bukas tuyo, ipanggagatong.
So makita natin, alam ng Diyos ang ating pangailangan. Look at verse 30. Wherefore, conclusion din yan. Therefore, if God, kung ang Diyos, dinadamitan ang mga damo sa kapaligiran, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Look at verse 31. Therefore, conclusion, take no thought, huwag kang mag-isip, gaya na sinabi ni Pablo, gaya na sinabi ni Pedro, take no thought saying, what shall we eat? Anong aming kakainin? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Verse 32, for after all these things do the Gentiles seek. Pag sinabing Gentiles, naglalarawan ng hindi mananampalataya. Tayo po ay may Diyos na pwede nating panampalatayanan. Huwag tayong mabuhay na parabang wala tayong Diyos na pwedeng saligan sa lahat ng pangailangan at sa lahat ng pagkakataon. Alright? Ano sabi doon? For all this, after all this, pagkain, inumin, damit, lahat yan, inaalala ng lahat ng mga tao, lalo na yung mga hindi mananampalataya. Pero tingnan niyo sa verse 32. For your who? Heavenly Father. Sino daw? Yung ating Ama na nasaan? Nasa langit. Knoweth that you have need of all these things. Ang Diyos daw natin na nasa langit, alam ang ating kahilingan at ang ating mga pangailangan. Hindi pa natin hinihingi, alam na ng Diyos eh. Pero ano sabi ng Panginoon dito? Verse 33, but seek ye first. Pag sinabing first, hindi pangalawa. Una. But seek ye first. Unahin daw muna natin. Ang alin? The kingdom of God and His righteousness. Pag sinabing kingdom, Diyos ang hari at ang kanyang nasasakupan. Kahit na noon pa naman, pagka merong hari, talagang sagot niya ang lahat ng mga mamamayan sa kanyang kaharian. Kanya, ang pinag-uusapan na lang doon, gaano kayaman ang hari mo? Kasi kung siya'y mayaman, aba, sagot niya lahat ng pangailangan mo. Si Kristo, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, meron pa bang mas yayaman sa kanya? Wala na po. Siya nga lumikha ng lahat ng bagay. Ano po? Kaya sabi doon, seek ye first the kingdom of God. Ang ibig sabihin nito, tayo ay pahintulutan nating pagharian ng Diyos. Kung siya ang nagahari sa atin, dapat kalooban niya ang mangyayari sa atin. Hindi yung sarili nating plano. Hindi ko sinabing hindi ka dapat magplano, pero yung plano natin, dapat masigurado natin na sang-ayon sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kaya sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His what? Righteousness. Ang kanyang katwiran. Alam niyo mga kapatid, pag sinabing katwiran, hindi baluktot. Katuwiran. Tuwid. Okay? Walang baluktot sa Panginoon. Minsan, hindi lang talaga natin nauunawaan ang mga nangyayari, pero ang Diyos na nagpahintulot na mangyari ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan, sa kanya lahat matuwid ang lahat ng bagay. Romans chapter 8 and verse 28. Ano sabi ng Bible? Romans chapter 8 and verse 28. Ilang minuto na lang po, magtatapos na tayo. Romans chapter 8 and verse 28. And we know. Pag sinabing and we know, alam natin. Baano natin nalaman? Sapagkat yun ang sabi ng Bible. And we know that how many? How many? Tugnan niyo Bible niyo. How many? All things. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay ano?
work together for good. Alam natin na ang lahat ng bagay ay nangyayari para saan? Sa ikabubuti. Kanya nga, walang mangyayari na walang layunin ng Panginoon. At anong layunin ng Panginoon? Para sa ating kabutihan. Pero siguraduhin natin na tayo ay kabilang sa mga pinatutungkulan. Ano yung mga pinatutungkulan? Ano sabi diyan? To them that love God. Mga kaibigan, mahal ba natin ang Panginoon? Paano natin papatunayan na mahal natin ang Panginoon? Hindi natin nakikita ang Diyos, pero nahahayag siya sa pamagitan ng kanyang salita. Kanya kung talagang mahal natin ang Panginoon, mamahalin natin ang ating Bible. Ano ba ang Bible? Ang Bible ay salita ng Diyos. Maliwanag po ba mga kapatid? Kanya dapat talagang bawat isa sa atin merong Bible. Nagustuhan ko yung mga bata kanina, ano? Kanya sisikapin natin na makapag-produce tayo ng mga Bible na para sa mga bata. Maaring yung mga Bible na napunta sa kanila ay hindi na natin babawiin yan. Bigay na natin sa inyo. Pero kung kayo ay magulang na mga batang yan, siguraduhin yung ingatan nila yon. At yon ay inyong basahin na kasama sila. Kasi natutuwa talaga ako kanina. Pastor, gusto ko rin magkaroon ng Bible. Ano? Kasi yung isa, hawak yung Bible, humingi. Akin na lang po ito, Pastor. Kumuha din ang libro doon. Ano? Pastor, ito ba Bible? Sabi ko, teka muna, gusto mo magkaroon ng Bible, hindi mo pala mabasa kung ano yung title. Pero ang nagustuhan ko doon, gusto niyang magkaroon ng Bible. Kanya bibigyan natin sila, yung mga bata, according to their age. Ano po? So ano sabi doon? To them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kanina sabi ko, ang salita ng Diyos ay kapahayagan ng Panginoon patungkol sa kanyang sarili at kung ano ang nais niya para sa atin. Kung may plano ang Diyos para sa atin, saan natin makikita yon? Sa Bible. Paano natin malalaman? Kung babasahin natin ang Bible. Kahit na may Bible ka, kung hindi mo binabasa, hindi mo rin mauunawaan. Ano po? Kanya, yun ang dapat nating gagawin. Ano sabi ng Bible? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong pangako? And how many? All these things shall be added unto you. Ano yung all things na tinukoy doon? Anong aking kakainin? Anong aking iinumin? Ano ang aking idadamit? Mga pangangailangan natin para mabuhay. Sabi ng Panginoon, unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at yung lahat ng mga bagay na yon, idadagdag na lang sa atin. Balik tayo sa Luke chapter 10 at dito tayo magwawakas. Ano sabi ng Bible? Luke chapter 10. Martha, Martha, thou art what? Careful and troubled about many things. Look at verse 42, the last verse. But one thing is needful. Ilang bagay ang mahalaga? Isa. Hindi dalawa, hindi tatlo. One thing is needful. Isang bagay lang ang pinakamahalaga sa lahat. At ano sabi doon? And Mary had chosen that good part. Dalawang magkapatid, magkasama sa isang bahay, dumating ang Panginoon, pumasok sa kanilang tahanan. Dalawang magkapatid,
magkaiba ng ginawa. Hindi masama yung ginawa ni Martha na mag-asikaso sa pangangailangan ng Panginoon Jesucristo sapagkat siya ay galing sa malayong paglalakbay, pagod, gutom, uhaw. Kanya lang, sabi ng Bible, si Mary, simula nung pumasok ang Panginoon Jesucristo, hindi na tumindig sa paana, mula sa paana ng Panginoon Jesucristo at nagpatuloy na sa pakikinig. Ano sabi ng Bible? Mary had chosen that good part. One thing is needful, hindi dalawa, isa lang. At yung mahalagang bagay na yon, ang siyang pinili ni Maria. At ano sabi ng Panginoon? Which shall not be taken away from her. Hindi mawawala sa kanya. O hindi niya ikalulugi. Kung tayo po magugugol ng panahon sa pagbabasa, pag-aaral, pananalangin, paglilingkod sa Panginoon, anumang bagay na gagawin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon, hindi po mawawalan ng kabuluhan. One thing is needful. At sino ang nakagawa noon? Si Martha o si Maria? Si Mary. At ang sabi ng Bible, that good part which shall not be taken away from her. Ang patunay niyan, halos 2,000 taon na nang mangyari ito, hanggang ngayon pinag-aaralan pa natin. Ano po? Para yung ginawa ni Mary, kung paanong nakinabang siya at hindi na kukunin mula sa kanya, eh ganun din, makinabang tayo at hindi mawalan ng kabuluhan ang ating buhay. Mga kaibigan, hindi po sinasabi na bilang mga ama ng tahanan, today is Father's Day, na kayo ay maging fully responsible, accountable of your responsibility to your family. Hindi po masama yan. Napakasipag ng lahat ng mga tatay na nandito. Pero sabi ng Bible, hindi lahat ng bagay magagawa natin para sa ating pamilya. Yung hindi natin magagawa, kayang gawin ng Panginoon para sa atin. Naalala niyo yung Psalm 127 kanina? Except the Lord. Merong gagawin ang lahat ng nagpapagal para mapagtibay ang kanyang pamilya. Ang mga tao, pwedeng pangalagaan ang kanilang syudad by keeping a watch kung para maging mapagbantay kung merong mananakop. Pero ang sabi ng Bible, kahit gawin niyo yan, kung wala ang Panginoon, hindi kompleto. Parating may kulang. Mga kaibigan, hindi nagtuturo ang Bible na maging irresponsible tayo sa ating buhay. Pero yung hindi natin kayang gawin para sa ating sarili, pahintulutan natin na Diyos ang kumumpleto para sa atin. Kasi kapag kaya na nating gawin ang lahat ng bagay para sa ating sarili, hindi na natin makikita ang pangangailangan natin sa Panginoon. Kanya ang sabi ng Bible, mas mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos kesa sa kamelyo na pumasok sa sa butas ng karayom. Hindi sinasabing imposible, pero kapag ka nasa iyo ang lahat ng bagay, minsan bubulaging ka niyan para hindi mo makita ang pangangailangan mo sa Panginoon. Kanya may mga pagkakataon na gusto ng Diyos na tayo ay manalangin at hindi tayo nananalangin, anong ginagawa ng Diyos sa atin? Binibigyan tayo ng problema. Bakit? Hindi niyo ba napansin pag may problema kayo, mapanalanginin kayo? Yeah? Hanggat hindi na sasagot itong pakahilingan natin, talaga mapanalangin. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, na maging close tayo sa Kanya. Maging mapanalanginin tayo, maging dependent tayo sa Kanya, na ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon.
Pwede naman mangyari yun nang kahit na walang problema. Ibig sabihin, araw-araw lang, kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, dahil nandiyan dyan naman talaga siya, eh wag natin siyang hindi pansinin. Panginoon, maraming salamat po. Sa aking paglabas ng aking tahanan, ano man ang hanap buhay mo, nagtitinda, empleyado, or whatever, Panginoon, dalin mo ako sa tamang lugar na kung saan tinipon mo yung maraming customer. Panginoon, pagpunta ko sa opisina, sana walang problema. Kasi pag may problema, sakit ng ulo yun, di ba ba? So, ipanalangin natin ang Panginoon parating nandiyo dyan. Alam ng Diyos kung kanino tayo nagtitiwala. Sa Kanya, sa ating sarili, sa ating tinatangkilik, o sa mga tao na nasa paligid natin. Kanya nga minsan, pag kami pangailangan tayo, ano nasa isip natin? Dadaan kaya yung Bombay? Kanino kaya makapanghiram? Ano? So, tao yung nasa isipan natin kesa yung Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, huwag kayong mag-alala sa lahat ng bagay, kundi sa lahat ng pangangailangan, sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat, inyong ipahayag. Sabihin lang. Sabihin lang. Banggitin sa Panginoon, Lord, ito ang kailangan ko at ang Diyos na nakikinig sa ating panalangin. Ano sabi ng Bible? Ang tutugon sa ating mga kahilingan. Dalawang talata na lamang po at tayo ay magwawakas na at mananalangin. Jeremiah chapter 33 and verse 3. Paki-flash nga sa screen. Jeremiah chapter 33 and verse 3. Ano sabi ng Bible? Call unto me and I will answer thee and show thee what? Great and mighty things which thou knowest not. Anong ibig sabihin ng call unto me? Manalangin. Manalangin daw tayo sa Kanya. Call unto me. At pag tayo ay nanalangin, ano sabi ng Panginoon? Siya ay tutugon. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na nakikinig at tumutugon sa ating panalangin. Paano siya tumutugon? Ano sabi niya? At aking ipapakita sa inyo ang alin? Great and mighty things which thou knowest not. Manalangin ka, ihayag mo, at ang sabi ng Bible, ang Diyos gagawa ng mga dakilang bagay na magiging katugunan sa iyong panalangin. Ephesians chapter 3 and verse 20. Ephesians chapter 3 and verse 20. Ano sabi ng Bible? Ephesians chapter 3 and verse 20. Now unto Him, unto God. Kung talaga magiging very precise tayo, that is about the Holy Spirit. Now, unto Him, that is what? Able. Sabihin nyo nga yung salita, able. Kaya ba ng Panginoon? Yes. Sabi ng Bible, God is able. Sabihin nyo nga, God is able. To do, kayang gawin ng Diyos. Ang alin? Ang lahat ng mga bagay, exceeding, abundantly, above all that we ask or think. Ano daw ang kakayanan ng Diyos? Higit pa, mas sagana pa, at nakahihigit pa. Saan? Sa anumang bagay na ating hiningi o nasa isip. Paano gagampanan ng Panginoon? According to the power that worketh in us. Kanya nga sabi ko, kung magiging specific tayo, yung hymn na yan is the Holy Spirit. Sapagkat sino ba ang nananahan sa atin? The Holy Spirit. At ang Holy Spirit na sinugo ng Diyos para sa atin, may kakayanan gawin ang lahat ng bagay
exceeding, higit, mas sagana pa, at mas mataas sa anumang bagay na hinihiling natin o iniisip natin na pwedeng gawin ng Panginoon. Ganito lang po mga kapatid. Pag nanalangin kayo, ano man ang pangailangan nyo, manalangin kayo specific. Halimbawa, kung ang kailangan mo, 3 kilong bigas, mangingi ka ng 3 kilong bigas para sa 3 araw. Ano? Sapagkat bawat sain siguro, tagi 1 kilo. Panginoon, sa araw na ito, para hindi kami magutom bilang isang pamilya, 3 kilong bigas, samahan mo na po ng ulam. Ano po? So, ang sabi ng Bible, di ba? Kasi pangit naman kung bigas lang, kanin lang, ano? So, sabi ng Bible, paano tutugon ng Panginoon? Higit pa sa inaasahan natin. Ang hiningi mo marahil, kanin, sasamahan niya ng ulam. Ano? At pagkatapos, sasamahan niya pa ng dessert. Ano? Kanya-kanina, kumain tayo. Sakto ba yung kanin natin kanina? Medyo kinulang, ano? Kasi parang anliit nung kaldero natin, ano? Pero, ngayong hapon, kung hindi kayo nagmamadali, meron pa tayong pwedeng pagsalusaluhan. Ano po? So, tingnan nyo, ha? Napakabuti ng Panginoon, hindi ba? So, sabi ng Bible, ganyan tutugunin ng Panginoon ang ating panalangin. Kanya, huwag kayong magsawa, pray lang ng pray. Ano? Ano man ang pangailangan, kesa mag-alala, kesa mag-problema, anong dapat gawin? Manalangin ng merong pasasalamat. Bakit? Sapagkat yung panalangin natin na may pasasalamat ay pag-acknowledge natin na sa Diyos walang imposible. Kasi kung ikaw ay lumalapit sa Diyos, naniniwala ka na kayang gawin ng Panginoon. Sabi niya, I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. Kanya kung gagawin nating pang-araw-araw pamalagian ng pananalangin, yung miracles ng Panginoon magiging pangkaraniwan sa atin. Kasi ganun sumagot ang Panginoon sa mga bagay na higit pa sa ating inaasahan. Maliwanag po ba sa inyo mga kapatid? Kung naging maliwanag po yan, tayo magsitaying lahat. At kung nais ninyo na kayo ay magpasalamat sa Panginoon, ay lumapit lang po tayo dito sa altar at manalangin tayo. Panalangin natin ang bawat isa. Panalangin natin ang ating pamilya. Panalangin natin ang ating church. Panalangin natin ang ating bayan. 2 malalaking bulkan ang sabay na ngayon ay nag-aalburuto. Ang Bulkan Mayon at ang Bulkan Taal. Ano po? So, may mga paglindol sa maraming lugar. Ano po? Kanya, manalangin tayo, panalangin natin ang ating bayan. Sige po, matahimik na manalangin ang bawat isa. Panalangin natin na susunod na linggo. Sa darating na linggo, we will celebrating our Father's Day. Hindi natin na-celebrate ngayon sapagkat hindi tayo nakapaghanda ng gaano, pero tayo po'y maghahanda for next week. Sige po, luhod tayo, matahimik na manalangin, at kung meron kayong gustong ipanalangin na kalapit ninyo, ipanalangin niyo siya at tayo po ay sama-sama na magpuri sa Panginoon. Amang banal, maraming salamat po. Salamat po na sa isang payak na istorya ng 2 magkapatid, si Martha at saka si Mary, ay nakita namin ang napakaraming mahalagang bagay na may kinalaman sa pagpapalago sa aming pananampalataya. Nananahan sa isang tahanan ang 2 magkapatid na
pinasok ng Panginoong Jesucristo. Parehas na legitimate concerns ang kanilang tinahak. Si Martha naging abala sa pagtugon sa iyong pangailangan at ng iyong mga kasama. Ngunit si Maria ay simula nang ikaw ay pumasok sa kanilang tahanan, ay hindi na tumayo mula sa iyong paanan at nagpatuloy na sa pakikinig sa iyong salita. Lord, ipagpatawad po ninyo kung maraming kumukuha ng aming atensyon na mga bagay palayo sa iyong persona. Palayo sa iyong katotohanan. Umaagaw ng aming panahon sa pagbabasa, pag-aaral ng iyong salita. Umaagaw ng aming panahon sa panalangin. Umaagaw ng aming panahon sa paglilingkod sa iyo na mahalaga kesa sa anumang bagay. Hindi ka nagtuturo ng mga bagay na iwaksin namin sa aming buhay gaya ng aming mga responsibilidad sa aming mga sarili, sa aming sariling mga pamilya. Pero Lord, ang sabi niyo po, seek ye first the kingdom of God and your righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakita po namin yan sa buhay ni Maria. She had chosen that good part that shall not be taken away from her. Panginoon, ang akin dalangin, kung meron nga man pong aalisin sa amin sa mga oras na ito, alisin niyo po ang mga pasanin, ang mga kabigatan, ang mga alalahanin na nakakapag-distract sa amin sa napakagandang layunin mo sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Help us to choose the best part na pinapahintulutan mo sa aming buhay. And that is to come to you in worship daily, praise, and thanksgiving sa pamagitan po ng pag-aaral ng salita at pananalangin. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sige po. So habang tayo ay gumaganap ng ating